panibagong araw, may vlog na naman tayo no ngayon. Ang gagawin natin ngayon itong mag-upgrade tayo sa center post ng motor natin. Ang mga e-bike natin, oh, palitan natin siya ng center post ng motor. So, ayan. Okay. Ayan guys, natanggal na natin to. Ito yung palitan natin. Tingnan nyo yung e-bike na ito. Medyo bago pa kasi sa akin. Hindi ko pa na upgrade. So ngayon, i-upgrade ko natin to. Palitan natin siya ng ito. Bali, center post ng motor. Center post po ito ng Gabe 110. So, ang gawin natin ngayon, upgrade natin. Cutting natin to. Ito. Yan. Kasi yung stock na ito, tingnan nyo, napaka nipis, madali po siya maputol. Kaya delikado, kaya ang ginagawa ko dito, pag may mga unit hindi ko pa na-upgrade, na-upgrade ko, pinapalitan ko po siya ng center post ng motor, yung mga ganito. Yan, nabili ko po siya sa junk shop ng 500 pesos, yung isang ganito, hindi kasama yung shop. So, matibay ito guys, ang motor ko, hindi ko basta-basta ng putol dito. Kasi ang problema sa stock, katulad dati ang sinasabi ko dito, yung sa liig. Yan, dito, madali po siya mapuputol. Yan, tingnan nyo, napaka-nipis po siya. Ilang maraming bisis na nanakilindihan ng mga ganito na hindi nila in-upgrade. Yung dito, napuputol kasi manipis po yan, tingnan nyo, yan. Yan, diba? So, ang gawin natin ngayon, cutting natin dito. Tapos ipalit natin to yung to sa motor, patibay to guys, painted to. Okay. Yan. Medyo mahirap lang din pag-cutting nito, pero gawa naman natin to kasi marami na tayong unit na ginawa na ganito. So, gamitan natin ng grinder at simple yung welding natin. Okay. Matibay to guys, sinasuggest ko to pag may mga ibat na ginagapampasada o ginagargaan siya ng mga ibat. Mas maganda talaga, palitan natin ang ganito, yung mga center post ng motor. Matibay ito, walang aksidente na nangyayari dito guys, halos 100% na ganito yung mga sa motor. Okay, cutting lang natin ito dito, saka welding natin yung bagong ang center post na napili natin, no? Pag gumawa pala tayo ng ganyan guys, wag natin kalimutan yung safety natin, yung halimbawa yung goggles, tapos mayroon tayong ito, yung shield para protection na rin sa pag-grind natin, kasi delikado niya pag matalsikan tayo ng medyo maliliit na bakal ng galing sa grinder. Okay, pisa na natin, cutting natin yung stock na yun, yung sa e-bike na tinatawag dito sa amin, yung pato-pato na yun. Mahuyang po yan guys, madali po yan maputol. Maraming bisis talaga nangyari ganyan, absolutely yan, naputol yung leg. Okay, let's go, palitan na natin, i-cutting muna natin yung
natin. Yan. Tingnan yung sa gilid. Okay. I-spot muna natin. Naputol na kayo. I-spot muna natin itong center post para makuha natin ang align. Huwag natin muna i-final. I-spot lang muna para ma-adjust natin kung sakali hindi natin makuha yung sakto na perfect na pagka-align sa gulong. Okay. Ganyan natin siya. Ganyan. Tapos i-spot lang muna natin. Yan. Para pag mag-align tayo, pwede natin siya matanggal lang o kaya ma-pukpuk natin para ma-adjust natin sa tamang align sa gulong. Sa huli at saka kailangan ng sukat sa at huli. At saka dito sa harap, pantay po siya dun sa kapila. Guys, ito tip din of maglagay tayo ng ganito. Tingnan nyo ngayon yung ilag natin. Pinaliktad natin yan. Maganda talaga iangat. Kasi pag ganyan, kaya ma-winding natin dito sa ilalim. Tingnan nyo dito sa ilalim ngayon. Yan. So, ito. Kailangan pa natin i-winding. Okay. Yan, dito. Maganda siya itaob. Para ma-winding natin dito sa ilalim. Tapos yung pagka-winding natin dito, halimbawa ganyan, pag hindi natin itawag yun, hindi natin makita na kailangan talaga yung winding din dito sa ilalim, sa leeg ng center post. Yan. Pag itawag natin, makita natin, kitang-kita dito na, halimbawa yan, nakawang. Kailangan pa natin ulitin ang winding talaga para matibay. Kasi pag hindi natin iangat pa ganyan, yan, delikado rin kasi ang na-winding natin dito lang sa itaas, dito. Yeah.
Okay. Kaya tips lang sa mga gawa ng ganito, kailangan nakaganyan guys. Pagtapos natin i-welding sa gilid, iangat din natin to para ma-welding din natin ito sa ilalim. Matibayan natin yung welding. Halimbawa, yan, nakita. Ito lang ayan. Ito, kailangan pa natin itapalan ng welding. Ayan. Okay. Kitang-kita natin ang kulang pag nakatihaya yung e-bike natin. Yan. Ito kulang pa to. Ipapalan pa natin ng welding dito. Okay, yan. Kailangan pakapalan ng welding yan. So, mas maganda, iangat talaga ang e-bike natin pag maglagay tayo ng ganyan.
kita guys. Hindi pa nakapintura kasi yung driver ngayon tapos na magyayay. Saka na natin ang pintura. Na yan, yan. Kabit na natin ang pagmeter niya. Saka ito. Yan. Divay na natin ang welding. Okay. Ito isang cable tie lang muna nilagay natin dyan. Ito. Yan. Matibay na ang welding dyan. Talaga sigurado na yan. Saka na natin yung pintura saka talagang salamin kasi wala tayo extra unit. Literally, come on, so can I pass?